Lihim na mayaman. Kabanata 717. Alexander Yang. Napakunot ang noo ni Asher Dragon King nang marinig ang pangalan. Sinong Alexander Yang? Pinaikit ni Envoy Sikong ang kanyang mga mata at nagtanong, Lord Asher Dragon, maaaring si Alexander Yang, isang sikat na tao sa Imperial City, ay hindi karapat-dapat sa iyong mga mata. Alexander Yang ng Imperial City. Nag-isip sandali si Asher Dragon King at natauhan. Ang batang ito ay may kaugnayan kay Zhao Chengchen. Sa aking palagay, maaaring hindi siya kasing hinala ni Zhao Chengchen. Lord Asher Dragon, hindi sapat ang iyong intelligence network sa Imperial City. Seryosong sabi ni Envoy Sikong. Sa proyekto ng Sky Dragon City sa Imperial City, sina Alexander Yang at Zhao Chengchen ay nagsanib-sanhi at pinamunuan ang malaking negosyong ito. Higit pa rito, nagsanib-sanhi sila at sinira ang pamilya Shu. Si Alexander Yang ang nangunguna sa bagay na ito, at si Zhao Chengchen ay nasa isang kawalan. Makikita rito na hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Alexander Yang. Nagagawa niyang kusang loob na maging katulong niya ang marangal na Young Lord ng Yang Sect. Sinabi ni Asher Dragon King, si Alexander Yang ay hindi kasali sa mga usapin ng pag-iisa. Isa lamang siyang malupit sa secular na mundo. Bakit siya pinaghihinalaan ng emisaryo? Sinabi ni Envoy Sikong, ang serye ng mga aksyon ni Alexander Yang sa secular na mundo ay muling inayos ang Dixon family, pinatag ang Shu family, at sinira ang Ji family ng Hong Kong. There are hidden experts behind everything. Hindi ka ba nagdududa sa background niya sa underworld? At saka, nakapunta na rin si Alexander Yang sa Hong Kong dati. Siguro sa oras na iyon nalaman ng Black Dragon King ang kanyang identity. Sumang-ayon si Envoy Sikong. Malamang, sa kanyang hinala, ang Young Master na si Alexander ng Imperial City ay marahil ang inapo ng matandang mansion lord na hiniling ni Mr. Gu na hanapin ang Black Dragon King. Humigop ng tsaa si Asher Dragon King at sinabing, alam ko na kung ano ang ginawa ni Alexander Yang. Inimbestigahan ko ito ng maigi. Ang dahilan kung bakit niya nagawang alisin si Ji Kongshan sa Hong Kong ay dahil sa intervention ng Chu family sa Southern Yunnan. Ang dahilan kung bakit niya naalis ang pamilya Shu ay dahil nakipagsanib-puwersa siya kay Zhao Chengchen at sa iba't ibang maharlikang pamilya sa Imperial City. Siya lang ang pinuno. Ang pinakamahalagang bagay ay si Alexander Yang ay nagmula sa Dixon family of Imperial City. Ang nakatagong ekspertong iyon ng Dixon family, Huang Qingshan, ay nagtatrabaho para sa kanya. Gayun din, ginamit ang background ng Dixon family sa militar, sa kanya. Si Asher Dragon King ay pamilyar sa mga gawa ni Alexander Yang. Maliwanag, naimbestigahan na niya ang mga ginawa nitong Young Master ng Imperial City. Oh, ang daming alam ni Lord Asher Dragon tungkol dito. Parang naimbestigahan na rin niya. Tanong ni Envoy Sikong. Siyempre, tabing isang probinsya sa Jiangbei kasama ang Imperial City. Lahat ng namumukod tanging kabataang talento. Inimbestigahan ko na ang mga gawa nila, seryosong sabi ni Asher Dragon King. Sinabi ni Envoy Sikong parang minamaliit ko ang determinasyon ni Lord Asher Dragon. Master Messenger, sabihin mo lang. Sino ang taong pinaghihinalaan mo? Si Alexander Yang ba ito? Dahanda ang tanong ni Asher Dragon King. Tama, ang taong pinakahinala ko ay si Alexander Yang ng Imperial City. Seryosong sabi ni Envoy Sikong, inimbestigahan ko na siya ng detalyado. Ilang taon na ang nakalipas, manugang siya ng isang mayamang pamilya sa East Si Province, pero bigla siyang bumalik sa Imperial City. Napakakapangyarihan niya. Ilang taon na siyang nagtatago sa East Si Province. Nang bumalik siya sa Imperial City, angkop na angkop para sa panahon ng reincarnation ng Supreme Secret Scripture na Hamina at bumalik sa normal. Seryosong sabi ni Envoy Sikong. Ito ay tiyak na dahil si Alexander Yang ay naging manugang ng East Si Province kaya hindi ko siya pinaghihinalaan.
Mabagal na sinabi ni Asher Dragon King, hindi siya nag-aantay. Siya ay katamtaman sa simula. Siya ay sapat na mapalad na wala siyang nakatagpo sa Dixon family. Natanggap niya ang lahat ng mga mapagkukunan sa politika at negosyo ng mundo noong unang panahon, Master of the Dixon family. Kaya naman kaya niyang bumangon. Sumimangot si Envoy Sikong at nagtanong, ang pundasyon lamang ng Dixon family ay hindi sapat para suportahan si Alexander yang nagawin ang napakaraming malalaking bagay, tama ba? Sinira niya ang G family ng Hong Kong at ang nakatagong lakas ng Shu family. Paano pwede ba niyang ipaliwanag yon? Hey! Umiti si Asher Dragon King at nagtanong, Lord Emissary, napakaraming kabataang talento mula sa mga nakatagong pamilya sa listahan, ngunit hindi mo nabanggit ang mga ito. Bakit mo pinupuntirya ang isang tulad ni Alexander Yang na nagmula sa mortal na mundo? Dahil si Alexander Yang ay tulad ng isang tao na lumitaw ng wala saan, at ang kanyang mga galaw ay lubhang kainahinala. Desididong sabi ni Envoy Sikong. Hindi. Umiling si Asher Dragon King. Hindi naman lumabas si Alexander Yang. Ang swerte niya, kung alam mo ang background niya, hindi mo siya masyadong iisipin. Noong una, pareho ako sa iyo. Napansin ko rin ang biglaang pagsulpot ng ganoong tao sa Imperial City. At saka, palihim kong iniimbestigahan ang lahat tungkol sa kanya. Gayunpaman, may nangyari sa Imperial City kamakailan na nagpawi sa akin ng ganap na pagdududa tungkol kay Alexander Yang. Oh, ano yun? Tanong ni Envoy Sikong. Ang mga tao ng Yang family ng Langya ay nakarating na sa Imperial City, mabagal na sabi ni Asher Dragon King. Ang ina ni Alexander Yang ay mula sa Yang family of Langya. Tumakas siya sa bahay at nagbiro sa underworld. Ano? Si Alexander Yang ay mula sa Yang family ng Langya. Nagtatakang tanong ni Envoy Sikong. Oo. Ang mga tao ng Yang family ng Langya ay pumunta sa Imperial City upang kunin ang lahat ng itinayo ni Alexander Yang sa Imperial City. Kinuha ni Asher Dragon King ang tasa at sinabing dahan-dahan, ito ay nangangahulugan na ang lahat ng mga aksyon ni Alexander Yang sa Imperial City ay utos lamang ng Yang family ng Langya. Isa lamang siyang mahalagang chess piece ng Yang family. Ito, mukhang nagulat si Envoy Sikong. May iniisip siya at sinulyapan si Asher Dragon King. Wala akong natanggap na kaugnay na impormasyon. Lord Asher Dragon, nagulat ako sa ginawa mo. Malalim ang iniisip ni Envoy Sikong. Kung si Alexander Yang ay mula sa Yang family ng Langya, kung gayon ang lahat ng kanyang nagawa ay hindi nakakagulat. Siguro, dapat kong baguhin ang direksyon ng aking pagsisiyasat. Lord Asher Dragon, sa kabilang banda, ikaw ang namamahala sa Imperial City. Dapat kang mag-ingat laban sa mga tao ng Yang family ng Langya. Tumawa si Asher Dragon King at sinabing, kung ang mga taga-Yang family ng Langya ay pupunta sa Imperial City, magiging maayos sila kung sila ang mamamahala ng sarili nilang lupain. Kung gusto nilang makialam sa ibang mga bagay, sisiguraduhin kong lahat sila patay. Makatiyak ka, Lord Emissary. Kasama kong namamahala sa Imperial City, ang Dragon Mansion ay palaging sasakupan ang ganap na awtoridad dito. Ang maliliit na labanan sa mundong mortal ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Lord Asher Dragon, ito ang iyong tungkulin. Wala akong sasabihin. Gayunpaman, hiniling ako ni Mr. Gu na pumunta sa Imperial City upang tulungan ka. Ang kanyang pangunahing layunin ay imbestigahan ang pagkawala ng Black Dragon King at ang usapin ng Old Mansion Lords kahalili. Kahit na hindi kainahinala si Alexander Yang, kailangan mo pa ring imbestigahan ang mga galaw niya kamakailan. Walang problema, sabi ni Mail. No big deal. I will reinvestigate all the people on the list. Tumango si Envoy Sikong at sinabing, oo. Kung ibubukod natin si Alexander Yang, ang taong pinakahinala ko ay si Pei Chingyi mula sa Pei family sa Jizhou province. Hindi ko alam, inimbestigahan ba ni Lord Asher Dragon ang batang ito? P.
Kay Ching Yi, mahinang sabi ni Asher Dragon King. Sa sikretong silid sa attic, si Asher Dragon King at Envoy Sikong ay may lihim na pag-uusap. Tahimik na nagaganap ang isang nakagigimbal na bagyo. Kasabay nito, Imperial City, Central Sky District, Story Building. Sa silid ng pagpupulong, may ilang lalaking nakahandusay sa lupa, humahagulgol at sumisigaw. Kabilang sa mga ito, si Tang Hui, na siyang namamahala sa mga negosyo ng Imperial City para kay Alexander Yang, ay nahimite na. Si Lung Yang, ang eksperto sa antas ng Human Rankang, ay kabilang din sa kanila. Punong-puno na siya ng dugo dahil sa pambubugbog. Nakahiga siya sa lupa, humihingal. Nakaupo sa boss chair ang isang binata na nakaberde ng sinaunang style na kamiseta na may maangas na ekspresyon sa mukha. Nasaan si Alexander Yang? Bakit hindi ka lumalabas para makita ako? Gusto mo ba talagang paksain ko ang lahat ng pundasyon niya sa Imperial City? Ilang araw na ang nakalipas, hindi ba't napakayabang ng iyong amo? Ganoon na lang siya binugbog ng mga tagayang family of Langya. Ano, nagtatago ka ba ngayon? Ang binata na may matalim na kilay at mabituing mata ay malamig na tumingin kay Lung Yang at malamig na tinanong ito. Abangan ang susunod na kabanata.